Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong isyu na naman ang ating pag-uusapan at sa bawat isyu ay ipapakita natin ang salube ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. Maraming salamat sa inyong suporta, maraming salamat sa inyong pagmamahal. Huwag kayong mag-alala, kayang-kaya ko ito, kayang-kaya nyo rin ang mga pinagdadaanan nyo. Magkaisa tayong lahat. Mahal ko kayo. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at para sa pamilyang Pilipino. Kayang-kaya ko ito. Kayang-kaya nyo rin. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makakuha ng maiksing mensahe mula kay BPN Daisara Duterte. Kung mabilis tayong nakalimot, siya ang nagkamit ng makasaysayang 32 million votes, pinakamalaking boto sa balat ng eleksyon. Hindi nagpapatinag sa pamimilit na mga hindi naman bumoto sa kanya na ipaliwanag kung paano niya pupuksain ang mga terorista para makontra nila ito. Pinagkatiwalaan ng Pangulo na pamunuan ng isang ahensya at pinagkalooban ng pondong karapat-dapat para sa pangalawang Pangulo. Nang adhikain ay gawing ligtas ang mga paaralan sa pinakamabisang paraan. Resulta at hindi paliwanag. Hindi niyo siya kaya. Maniwala kayo. Subukang impeachment ng mga kalaban ni Bibisara ay totoo. Bigla lang umatras dahil nakatunog ang may pakulo nito. Dahil medyo may kahinaan sa pag-iisip. Dahil ang kanilang dahilan ay tatamaan ang Pangulo. Kaya naman nabahagang buntot at binawi. Ang ating mga kababayan ay ayusin nila dahil nakaabang ang mga tao. Dahil baka mauna pang mapatalsik ang Pangulo kapag itinuloy nila ito. Kaya syempre, nakabantay lang tayo at patuloy nating ipapakita ang mga komento mula sa mga sumusuporta, nagagalit at mga dismayadong mga netizen. Naghintay lang kami mga DDS kung anong kalalabasan, subukan lang nila. Huwag nilang sagarin ang pasensya ng DDS supporters. Mga pagpalabuntot nyo eh, makahakita kayo ng galaw na hindi nyo inaasahan sa buong buhay nyo. Huwag kaming mga DDS, iba na lang, tandaan nyo yung sinabi ni Tatay Digong. Huwag nyong subukan, masira ang buhay nyo. Parang robot na lang si PBBM, nakakadismaya. Laban lang Inday, huwag kang susuko, mananaig pa rin sa huli ang kabutihan sa kasamaan. Basta, Sola Duterte, isang salita lang ni Tatay Digong para kay Inday Sara. We are here, ready na. Marcos Admin na rin ang humuhukay ng sariling libingan para tuluyan na silang limutin ng taong bayan. Duterte, solid kami, kasama kami, mag people power, go 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 BP Sara. Huwag magpaape sa mga hudas. Patat kasi sa impeachment, di muna mag-research bago lumarga. May maipagmalaki lang talaga na kaya i-impeach si Sara. Palpak sa OPP ang pondo, ibinigay sa OBP. Tapos ngayon, ang OBP pa may kasalanan. Kung mali ang OBP, mas mali ang OP. Kung may mali ang tumanggap, mas may mali ang nagbigay. Planado talaga nila ang pagpapa-impeach sa BP. Magbabayad kayo ng mahal sa pinagagawa ninyo, ang tinatawag na karma. Alam na mga yan na 32 million tayo na makakalaban ng mga yan. Subukan nyo lang yan kay BP Sara. Makikita nyo bagsik ng taong bayan. Paglalaban ka namin Inday, naghanda kami, sumusobra na sila. Lahat ng kongresista bumaliktad at sumipsip kay Tambaluslos. At lahat yan palitan sa susunod na eleksyon. Pag tinuloy nila ang balak na impeachment sa walang klarong basihan, sigurado magkagulo ang bansa. Naghihintay lang ang people at military power. Tuloy nyo impeachment para matikman nyo ang bangis ng tao. Marcos Romualdez, gahaman sa posisyon, walang utang na loob. Gahaman rin yan ang Araneta Rojas family ng First Lady. Nyo na magkaalaman kung sinong mas magkapangyarihan, politiko o taong bayan. Hindi nyo malalaman sa got hanggat di nyo subukan. Kaya let's go, try nyo patalsikin Sara. Dali na, now na. Gigil na rin ako makakurot ng politiko. Subukan nila nang matikman nila ang kamandag ng taong bayan. Kaya go and Sara. Kahit kami nananahimik pero kapag sobra na ang gagawin nila kay BP ay magkakagulo sa bansa. Bring it on Tambaluslos so that you will know the outcome. Gawin nyo na at nang magkasubukan. Sa lahat na nangyayari ngayon sa politika, pakana lahat ng Araneta, Kakutsaba Romualdez, kuawa tayo, walang bayag ang Pangulo natin. Panalo na yan, pag tumakbo, pagkapangulo. Tulad ng tatay niya, minaliit, anong mangyari? Naging Pangulo, tumakbo, walang pera, walang makinarya, panalo pa rin. Lahat, nagtumakbo si PRRD bilang Pangulo ng Pilipinas. Walang politikong sumusuport sa kandidatura niya, nanalo si Duterte. Kaya di kayo kawalan kay Duterte, kahit isa lang siya tatakbo. Kaming taong bayan ang naglagay at wala kayong tinulong sa Duterte. Yes, we are 32 million, solid Tatay Dex at BP Sara Duterte. Duterte pa rin, Inday Sara, Visayas at Mindanao, Lalo Norte, Lampasoyang, mga Tambaluslos, PBM at Romualdez. Ang agila sa taas ng lipad at talas ng mata. Kita niya agad ang mga nangyayari at alam niya agad ang gagawin. Advance ang mindset ng agila. Kaya kayo ng mga may balak.
Pag di na ituloy, nakita na agad ng agila ang galawan nyo, BPND Sara at PRRD. Solid agila ng daba. Hindi, Sara, isang tawag lang po ninyo, lalabas kaming lahat. Baka magulat sila. Kung gaano tayo karami, wala kang makikita ang kalsada, puro hindi sila makakarting dyan sa kinalalagyan nila ngayon. Kung hindi dahil sa mga Duterte. Kami, Duterte pa rin kami. Kahit anong mangyari, Duterte pa rin. Kahit anong mangyayari, nakahanda kami. Ano yan, BP Inday? Kahit magsialisan man ang lahat mong politikong kaibigan sa iyo, kami susuporta pa rin. Asan ka na, weak leader? Kung di kay Sara Duterte, wala ka niya sa kinauupuan si Sara Duterte. Pinagkaisahan nila. Di bali, Sara, andito lang kami. Paamoy na ang mga matataas na opisyal na may prinsipyo at malasakit sa bansa. Inilalabas na ang mga maling ginawa ng mga buhayang hindi sumusunod sa batas na nakasulat sa ating konstitusyon. Nabisto na rin ang paano nila kay Sir Rebilla. Pero mabuti at nabisto. Inungkat naman sa Senado ang mga hinalukay na kaso ni Capercy at mga gun for hire at krimen na kinasasangkutan ng kapulisan para pumasok ang ICC. Kaya huwag tayong maniwala sa mga sinabi ni Budol at Rimulya. This is a political battle of good and goons. We support BP Inday at latin na natin ang mga unti-unti nagtatraidor kay BP Sara. Alam na this. Next president, sulit Inday Sara Duterte. Huwag na isali ang pula, dilaw at pink. Mga traidor yan. Boycott yan sila sa next election naman. Nakabalik ang Marcos. Dahil katandim siya ng Duterte. Pag tumakbo si Sara pagka-presidente, kahit walang partido, sure win yan. Hindi kasi sila sinungaling sa bayan. Nagmumura sila kapag hindi tama yung ginagawa. Yan ang tunay na tao. Hindi ipokrito, panalo pa rin yan. Kaisa tayo laban sa mga traidor. Ibuwis natin ang ating buhay para sa Barte. Gusto niyo magkaisa ang buong mamamayang Pilipinas para palisin kayo sa pintayin na mapababa ang pangulo natin. Kayo mga congressman, mag-ingat kayo. Di nyo pa napapaliwanag ang pork barrel nyo. Baka magising na lang kayo, wala na kayo sa pwesto nyo. Huwag nyong intayin mapuno ang mga DDS. Kaya tayo, pag pinatransit nyo si BP Sara, baka mawala ang Congress pag ginawa nyo iyan. I ask IFP to act in behalf of all PRRD. Punish the Congress. Ting the water ng Tambaluslos, Trader BBM, especially Lisa Diktatora Araneta Marcos aka Ahas. But pumalag ang majority ng Pilipino. Nabudol tayo ng pamilyang Marcos, Romualdez Araneta, Rojas, mga lahing kawatan talaga. Hindi na talaga magbabago ang mga iyan. Nasa dugunan ng pamilya nila ang pagiging kawatan. Iyang mga pamilyang iyan ang nagpapahirap sa bayan natin. Pamilyang Duterte talaga ang umaayos at ang mamahal sa bayan mukha natin. Mukha mo BBM, wala kang kwentang presidente. Kung hindi ka lang bitbit ni BP Sara, hindi ka ibaboto ng mga solid DDS. Sara ulo na to, tambal ito. Sinabi ni Tati Digong na walang bayag si Bongbong Marcos at nagkatago sa saya ng babaeng Ahas at wala silang utang na loob sa mga Duterte. Ang mga walang hiya. Dito ang makikita ang asal ng mga tambal Los small politiko. Masyadong desperado na talaga. Ang layo pa ng 2028, hindi na mapakali ang mga puwitan na mga tambaluslos at makatae Black Partyless o NPA. Ituloy nyo na ang impeachment kung gusto nyo nang magkagulo. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong tinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.